Now that Liziana told him the truth, walang sinayang na pagkakataon si Rigo, at tinawagan ang mga taong makakatulong sa kanya. He made a promise to himself that he will protect his family. He will do everything on his power to make his family safe even on worst scenario. Nang sabihin sa kanya ni Liziana na hindi aksidente ang nangyari sa kanila noon 2 years ago, ay hindi na siya masyadong nagulat. Dahil yun din ang sinabi sa kanya ni Harry nang magpunta ito sa opisina. He hates it when Liziana is hiding something from him, but he has to understand that she only did that because she was worried about him. At yun din ang sinabi sa kanya ni Harry, na huwag siyang magagalit sa asawa dahil kapakanan lang naman niya ang iniisip nito. And now that Liziana explained everything to him, nakuha ni Harry ang gusto nitong ibig sabihin. Ang nagpagulat sa kanya ay ang sinabi sa kanya ni Liziana ngayon lang, na si Arabella ang maaaring dahilan kung bakit nangyari ang insidenteng yun. If that's the case, he can't forgive her. He will make sure that she will rot in jail after what she did. Ang hindi lang malinaw pa ngayon, ay kung siya ba talaga ang may paka na nun. Wala silang sapat na ebidensya na magpapatunay na siya iyon, maliban sa statement ng driver na nakakulong sa ibang bansa na biglang umamin kay Harry noon. Tanda pa niya ang pagkakasabi sa kanya ng lalaki. Sa totoo lang ay ayaw niya ito makita. Bukod sa insecure siya sa lalaki at hindi mapigilan na hindi makaramdam ng selos pagdating kay Liziana, ay ayaw niyang naiuugnay ang sarili rito. Pero sadya atang magkukross ang landas nila dahil iisa sila ng babaeng minamahal. Ako ang pakay mo, bakit? Tanong niya sa lalaki. Kung siya ang pakay nito ay baka tungkol na naman ito kay Liziana. Si Liziana lang naman ang dahilan kung bakit patuloy na nagkukross ang landas nilang dalawa. They are both in love with her. Iyon nga lang ay mas lamang siya rito dahil siya ang asawa ni Liziana. Unlike him who stayed as friends with Liziana, ibinigay ni Harry sa kanya ang brown na envelope. Tinignan niya ang lalaki at pagkatapos ay saka binuksan ang sobreng ibinigay nito sa kanya. It was a report from the police about what happened 2 years ago. Are you saying na hindi aksidente ang mga nangyari noon sa asawa ko? Wika niya, dinihinan niya talaga ang salitang asawa upang hindi nito makalimutan na may asawa na talaga si Liziana at siya yun. With Harry, he can't help but to be a territorial man. Siguro ay dahil iyon sa katotohanang may nararamdaman pa rin ang lalaki para sa kanyang asawa. Alam ni Rigo na alam ni Liziana na may nararamdaman ito sa kanya, subalit itinatanggi lang nito yon. She kept her eyes blind for that fact to save their friendship, but despite of what she did, he still feel threatened on many ways at naiinis siya roon. Isa siyang Petrakis. He's the CEO of Petrakis Shipping Lines. Hindi naman sa pagmamayabang pero marami pa rin kababaihan ang nababaliw at nagagwapuhan sa kanya sa kabila ng katotohanan na may asawa na siya, kung kaya't hindi siya makapaniwala na makakaramdam siya ng takot at pangamba sa isang architect na katulad ni Harry Mulak. Yes, seryosong wika nito. But he admits that when it comes to Liziana, wala siyang reklamo sa lalaki. He knew that Harry is very willing to sacrifice his life for his wife like him. Hindi ito magdadalawang isip na ibigay lahat ng kaya niya ibigay alang-alang sa asawa. Despite of the threat that he was feeling towards him, he was also thankful that Liziana met a guy like him, when he was busy to fix everything that went wrong on their lives. Kung wala ito sa buhay ni Liziana ay marahil napahamak na ito matagal na. He was also thankful because he takes good care of her. He was the one who pushed Liziana to be good and reached her dreams na hindi niya nagawa noon. Liziana's life is on danger. Why are you telling me this? Wika nito. Habang nakaangat ang isang kilay, alam niyang nasa panganib ang buhay ng asawa. At kung totoo yun ay paprotektahan naman niya ito. Hindi niya hahayaang mapahamak si Liziana. So, you could protect her, mariinitong wika sa kanya. Yumigting ang panga ni Rigo. I can protect my wife, Mulak, you failed to protect her 2 years ago, Petrakis. And I'm here so you won't repeat your mistake, mariin niyang wika rito na nagpatahimik naman sa kanya. Napayukom siya ng palad, kung ganoon ay bakit ka pa nagpunta rito? Kung tutuusin ay pwede niya naman itong itawag na lang sa kanya pero pinuntahan siya nito ng personal.
Kaya ba siya nagpunta rito ay para ipamuka sa kanya kung paano niya hindi naprotektahan si Liziana noon? Dahil kung ganoon nga ay wala siyang masasabi sa lalaki dahil yun naman ang totoo. He's right. He failed to protect his wife 2 years ago. Kaya nga nawala ang anak nilang dalawa dahil doon. Because I love her, Rigo. Are you threatening me, ngulak? Naniningkit na tanong niya rito. Gusto niya itong sapakin bigla o suntukin sa mukha dahil sa mga salitang lumalabas sa bibig nito ngayon, pero pinigilan niya ang kanyang sarili na huwag gawin iyon dahil siguradong magagalit ang asawa niya. Liziana treasures him that much kung kaya't hindi niya ito pwedeng galawin kahit gaano pa kainit ang ulo niya. Are you threatened? Tanong nito na may ngisi sa labi. Hindi nagsalita si Rigo kung kaya't mahinang napatawa si Harry. I can't believe that after all this time, you still find me a threat in your relationship with Liziana. But I am not threatening you nor a threat at all. What do you want then? I want you to put her on ease, Rigo. Ayokong nakikita siyang nag-aalala sa mga bagay-bagay na tulad nito, wika niya sa lalaki. Totoo na iyon naman talaga ang pakay ni Harry. Otherwise, he won't go here to meet Liziana's husband. Wala siyang dahilan para gawin yun, pero nakahanap siya ng dahilan para makipagkita at puntahan ito sa opisina. And also, to settle the score between them. Naningkit ang mata ni Rigo sa sinabi ng lalaki at tinaasan ito ng kilay. Sino ba ito sa akala niya para utusan siya ng ganoon na lang? Pero wala naman mali sa sinabi niya. Kahit siya ay ayaw niya itong mag-alala at nag-iisip ng mga bagay na lalong magpapalala sa kondisyon niya. He wants her and their child to be safe at all times. And this is my way to prove how much love her as a man and not just a friend, Rigo. Wika niya rito, you loved her that much. Naniningkit na tanong niya rito. Gusto man niya ito pariin sa pagmamahal niya para sa kanyang asawa ay hindi niya magawa. Who won't love your wife, Rigo? You know how amazing she is. Nakangiting wika ni Harry sa kanya. Imbes na sumanya ng tingin si Harry dahil sa sinabi nito ay tumangulang siya. He can't argue with that. Liziana is an amazing woman at lalo pang naging kamangha-mangha ang kanyang asawa sa nakalipas na panahon. She became a strong and independent woman just like how she wanted. Nagkakaroon ka na ba ng ideya kung sino ang gumawa nito sa asawa ko? Tanong niya rito. I know someone is already in your mind, Patrakis. Tips formed into a thin line because he remembered what Harry said. May pinagsamahan sila ng taong iyon. He wants to give him a benefit of the doubt to make amends on what she did to them, dahil kahit paano ay masasabi niyang may kasalanan din siya kung bakit nito ginawa ang bagay na iyon. Kaya lang ngayong sinabi sa kanya ni Liziana ang mga sinabi ni Lennon sa kanya ay tumama ang hinala niya. Arabella has something to do with this. At nagkakaroon siya ng kutob na hindi lang siya ang nag-iisang nagplano ng lahat ng ito. Walang pinagsabihan si Liziana kung saang lugar siya nagpunta, 2 taon na ang nakakaraan maliban sa mga kaibigan nito. At walang nakikitang dahilan si Rigo para sabihin ng mga kaibigan nito kay Arabella kung nasaan ito para mangyari ang insidenteng yun. Ang ibig sabihin lang noon ay may isa pang tao ang nakakaalam kung nasaan si Liziana at sinabi niya kay Arabella ang lahat ng yun upang matuloy ang plano. Tinawagan niya sila Brandon. His wife was sleeping soundly after that they made. He missed her and she missed him too. Sino ba siya para tanggihan ang asawa sa gusto nito? It would be nice if they are going to have twins in the future imbes na iisa lang ang anak nila. Naka-bathrobe lamang siya nang lumabas siya sa balkonahe sa kanilang kwarto upang kausapin ang mga kaibigan sa telepono. What's up? Wika ni Brandon sa kabilang linya. Make sure that this is very important, Rigo, irap na wika ni Elton sa kanya. Tumawa si Travis sa kabilang linya. Why? Did you and your wife was about to have a, shut up, masungit na wika ni Elton. Naman sa kaibigan. Napailing na lang siya rito. At sinimulan na ang pagkukwento. Lahat sila ay may kanya-kanyang koneksyon. It would be easy to find some evidence if he will ask his friends for help. At alam niya rin na sa kabila ng koneksyon na mayroon sila ay mahihirapan pa rin sila makakuha ng ebidensya. Arabella isn't that naive to leave the evidence that will point at her later. Paniguradong nabura na niya ito o di kaya ay nasuhulan na ang mga taong witness sa nangyari.
pero naniniwala si Rigo na may sariling paraan ang karma upang mapadali ang pagbabayad nito sa mga ginawa niya sa kanila. "Are you saying that Arabella did all of that?" tanong ni Elton sa kanya. "Yes," wika ni Rigo sa kabilang linya na sinamahan pa niya ng pagtangon na para bang nakikita siya ng mga ito. "Hindi na ako magugulat kung totoo na nagawa niya yun. I saw how desperate she is, Rigo. Pero sigurado ka bang may kasabwat pa siya?" "Wala akong maisip kung sino," sagot naman ni Brandon sa kanya. "Maging ako ay wala rin maisip, pare. Pero kung sa mga ebidensya lang naman at impormasyon ay sigurado akong makakatulong ako sayo. I will do anything to help you save your marriage and live in peace." Wala sa sariling napangiti siya sa sinabi ni Travis. "Rigo is the type of person that is not expressive on his feelings when it comes to his friends. Kaya ang makita ang mga ito na willing na tumulong para maiayos ang kanyang problema, at para na rin ay tuluyan na silang lamagay sa tahimik ay malaking tulong na sa kanya. He will always be thankful that he met them since he was young and became best of friends. Hindi siya kahit kailan iniwan ng mga ito sa kabila ng mga pinagdaanan niya." "I will help you," wika ni Elton at Brandon. "Salamat mga pare. Walang anuman. You deserve all the peace that you could get." At isa pa ay buntis si Lizzie Anna. "Ayokong mapahamak ang magiging kalaro ng anak ko kapag nagkataon," wika ni Elton. After that call, he made another call in a private company. It was a security company that became number one in terms of security. He wants their service to protect his wife and his family. Mahirap na at baka maulit ang nangyari sa daan. Ayaw niyang pumunta sa ospital na si Lizzie Anna ang dahilan noon maliban sa panganganak nito. Bumalik siya sa loob at tumabi sa kanyang asawa na ngayon ay mahimbing na natutulog. Just like what he always does, he watches her sleep until he fell asleep. Gumising si Lizzie Anna dahil ngayon ang araw ng check-up niya sa OB nang malaman niya na buntis siya ay kumausap siya kaagad ng OB na magtitingin sa kanya. Kinuha niya iyong OB ng kanyang kaibigan na si Regine dahil kilala naman niya ito. Madalas siyang kasama ni Regine sa pagpapa-check-up nito noong buntis pa ito kapag wala si Jesse at Prissy. "Anong oras ang appointment mo, mahal?" wika ni Rigo sa kanya. Kagigising lang nito dahil magulo pa ang kanyang buhok. Inihanda ni Lizzie Anna ang kape ni Rigo na may kasamang toasted bread. She prepared his breakfast dahil alam nitong kape kaagad ang hinahanap nito sa umaga, dahil bibihira lang naman ito kumain ng mabigat sa umaga. Habang siya naman ay gatas lang at prutas ang kinain para sa agahan na yon. Gustong gusto niya na pinagsisilbihan si Rigo kaya naman nang ipapaghanda na sana ng agahan si Rigo ng mga katulong dito sa mansion, ay siya na ang nagsabi sa kanila at sinabing siya na lang ang maghahanda. "Ihatid na lang ba kita?" "No, can do it alone. Saka ihahatid ako ni Manong kaya huwag ka nang mag-alala. You should bond with your friends instead." Ilang beses na tumatanggi si Rigo sa pagkikita nilang magkakaibigan simula nang malaman nitong buntis siya. Ayaw niya naman itong pigilan sa paglalabas, dahil alam niyang mas una nitong nakilala sila Elton kesa sa kanya kaya walang dapat magbago kahit na buntis na siya. At wala namang masama kung lalabas ito paminsan-minsan. May tiwala naman siya rito na sa bahay pa rin ito siya uuwi at siya lang ang bukod tanging uuwian. "Are you sure? Pwede naman kaming magkita nila Brandon sa ibang araw." "Yup." Tinignan siya ni Rigo na may pag-aalala kung kaya't napatawa siya at napailing. Umupo siya sa may bar stool at doon ininom ang gatas at kinain ang prutas na hinanda niya. "I am going to be fine, mahal. Don't worry." Umupo si Rigo sa tabi niya at sinimulan kainin ang toasted bread na hinanda nito para sa kanya. "Call me if something happened, okay?" Tumango naman si Lizzie Anna sa kanyang asawa. Inubos niya ang kanyang pagkain at pagkatapos ay nanood ng TV sa may salas habang ang kanyang asawa naman na si Rigo ay naligo na dahil may pupuntahan itong importanteng appointment para sa trabaho. Pagkatapos noon ay makikipagkita si Rigo sa mga kaibigan niya, kung kaya't gagabihin na ito ng uwi. Kahapon pa nga siya kinukumbinsi ni Rigo na kaya naman niyang i-cancel lahat ng yun para siya ang sumama sa appointment nito sa doktor, pero siya ang nagpumilit na huwag na lang dahil kaya naman niya mag-isa. Lizzie Anna knew how he wanted to be with her for check-ups. Gusto nito ay nandoon siya sa lahat ng sasabihin ng doktor sa kanya, and Lizzie Anna really appreciates that. But somehow,
She's not confident to face the doctor if Rigo is there. Natatakot siya sa mga magiging reaksyon ng kanyang asawa sa sasabihin ng doktor kaya hindi niya ito sinama. At syempre hindi niya masabi ang bagay na yun kay Rigo. She was afraid to say the disappointment on her husband's face kapag nalaman ito ang dahilan kung bakit hindi niya ito pinasama. She didn't want to make it a big deal kaya ginamit niya ang dahilan na pakikipagkita nito sa mga kaibigan. She felt bad for lying but she can't help herself for doing that. Mas mabuting siya muna ang makaalam kesa sa malaman kaagad ni Rigo. So, she could tell choose what to tell him and what's not. Naligo na si Liziana pagkatapos niya manood ng TV. She chose a flowery pattern red dress for her outfit. Sinuot niya rin ang flat shoes na bagong bili sa kanya ng asawa. Kamakailan lang ay tinapon na ni Rigo lahat ng high heels na mayroon siya na ikinasimangot niya. All those high heels were branded at sa ibang bansa pa niya binili yon. She was mad at him for doing that, pero kahit paano ay naintindihan niya ang lalaki. He just wants her to be safe and high heels won't work on pregnant women, kaya niya itinapon na ang mga yon. Nag-promise naman ito na bibilhan siya nito ng mga bagong high heels pagkatapos niya manganak. After fixing her curly hair ay bumaba na ito at nagpahatid sa hospital. I have an appointment with the doctor. Nakangiting wika niya sa counter. E nalalayan naman siya ng nurse at pinagbuksan ng pinto ng clinic. Hello, Mrs. Petrakis, bati sa kanya ng doktor. Binigyan naman niya ito ng maliit na ngiti at saka umupo sa upuan, hello po. May mga ilang katanungan sa kanya ang doktor na siyang sinagot naman niya. Hindi ito ang unang beses na nagbuntis siya kung kaya't alam niya na ang gagawin at itatanong sa kanya ng doktor. Let's do your check-up, nakangiting wika ng babae na naka-ponytail ang mahabang buhok at nakasuot ng white coat. After 30 minutes of doing some test, lumabas na ang result. Ang alam niya ay wala na dapat test na gagawin maliban sa pag-check ng heartbeat ng bata, kaya ganoon na lang ang gulat niya nang may mga test pa siyang dapat gawin. Mrs. Petrakis, wika ng doktora. Tinignan naman niya ito habang nakaupo sa tapat ng mesa. I already sent your test to our oncologist and here's the result. Naningkit ang mga mata niya sa huling sinabi ng doktor. Bakit biglang ipinadala ang result sa oncology? Sa kabila ng maraming tanong ni Liziana sa kanyang isipan ay hindi niya maiwasan na kabahan. Oncologist is a doctor who treats cancer, diba? Wala naman siguro siyang sakit para ipadala roon ang test, oncologist. Kinakabahan niyang tanong dito, bakit kayo nag-send ng test sa oncologist? Wala naman po akong cancer, diba, Dok? Huminga ng malalim ang doktora. Kung kanina ay nakangiti ito, ngayon ay seryoso na kung kaya't lalong kinabahan si Liziana. You're 1 month pregnant, Mrs. Petrakis, but we found cancer cells in your cervix. May nakuha na ba kayong impormasyon na makakatulong sa pag-file ng kaso? Tanong ni Rigo sa mga kasama niya. It's already been 1 week nang hingian niya ito ng tulong and he's asking them for a progress. Nagpapasalamat nga siya na ganoon na lang ang tulong na ibinibigay ng mga kaibigan niya sa kanya, dahil kung hindi ay baka hanggang ngayon ay wala pa rin silang ideya na si Arabella nga ang may pekana ng lahat. Sinabi sa kanya ni Liziana na galing kay Lennon mismo na alam ni Arabella na nagpunta ito sa ibang bansa, kaya ganoon na lang ang pagtataka niya kung bakit alam ni Liziana gayong wala naman siyang pinagsabihan ito. Wala rin siyang nakikitang dahilan para sabihan pa si Arabella matapos ang mga nangyari. Ang isa pang ikinabahala niya at naging pagkumpirma na si Arabella ang may pakana ng lahat, ay alam nito na nabangga ang asawa niya at aksidente ang nangyari. Kung totoong wala siyang kinalaman doon ay bakit niya ito alam? At bakit niya alam kung nasaan siya samantalang sila silang magkakaibigan at magkakapamilya ang may alam nito? Sinong tao ang nagsabi kay Arabella kung nasaan si Liziana? Kung hindi sinabi noong taong yun kung nasaan ang asawa niya, ay baka hanggang ngayon ay buhay pa rin ang anak nilang dalawa. Liziana wouldn't suffer from depression if it didn't happen. Sisiguraduhin niyang makukulong ang taong gumawa nito sa kanila. Kulang na kulang pa ang salitang sorry para mapatawad ito sa kagaguhang ginawa nila. Hindi alam ni Rigo kung bakit may mga taong gugustuhin na mag-suffer para lang makuha ang gusto nila. Alam niya na normal sa isang tao ang pagiging makasarili, pero hindi niya akalain na makakasalamuha siya ng tao na mas gugustuhin na kumitil ng buhay para lamang makuha ang inaasam.
Sa totoo lang ay hindi niya nakita ang ganoong ugali kay Arabella. It was far from the Arabella he knew. Hindi niya akalain na aabot ito sa puntong kaya niya kumitil ng buhay para lang makuha ang gusto niya, at iyon ay walang iba kundi siya. Pero hihingi na siya ng patawad kaagad, dahil kahit anong gawin nito ay hindi niya magagawang ibalik ang pagmamahal na nararamdaman ng dalaga para sa kanya. Tiziana is the only one who owned his heart at wala nang iba pa. Ngayon ay wala siyang maramdaman, kundi galit at puot para sa dating malapit na kaibigan. Nang malaman niya kung ano ang nangyari ay gusto niya kaagad puntahan si Arabella at saktan ito. She deserves to be hurt physically and emotionally. Hindi siya pumapatol sa babae pero noong nga oras na yun ay tinawag niya na lahat ng santo na alam niya para lang kalmayan ang sarili. Si Arabella na nga rin mismo nagsabi na walang maidudulot ang pananakit. Na-amaze nga siya nang marinig niya yun mula sa asawa dahil sa kabila ng nangyari at mga nalaman niya ay nagawa pa rin niyang maging kalmado. She was hurt for more than a year at nangako siya na tutuldukan na niya ang paghihirap ng kanyang asawa sa babaeng yun. He will end the misery from that woman. At ibibigay kay Lizziana ang tahimik na buhay na pareho nilang pinapangarap. He thought he could end this fight alone before, but he realizes that Lizziana is already involved with his problem. Kahit anong gawin niyang protekta sa asawa, ay alam niyang hindi niya yun magagawa ng buo dahil sa mga taong nakapaligid sa kanila. He also realizes that he has to solve the problem with her because she is his partner. Dapat ay pareho nilang kinakaharap ang problema ng isa't isa dahil mas matibay ang ganoong pagsasamahan. How's your wife, Rigo? Tanong ni Brandon sa kanya. She's fine. It was her OB checkup today. Kumunot ang noo ni Travis. Hindi ba dapat ay nandoon ka kasama ni Lizziana? I want to, but she told me that it was fine kaya hinayaan ko na. Ayokong ipilit kasi baka magalit. Alam mo naman, patawa-tawang sagot ni Rigo sa kanya. Sa totoo lang ay nag-aalala siya kay Lizziana. She looks uneasy pero wala siyang magawa dahil alam niyang kapag sinabi nito na huwag na ay hindi niya ito pwede ipilit. At isa pa, may point nga rin naman siya. May kasama naman siya at sigurado naman akong ya-update nito ito yun. I see. I hope your baby and Lizziana is healthy, wika ni Travis. Ikaw, wala ka ba talagang balak na mag-asawa? Naninangkit na tanong ni Rigo sa kanya. Ikaw na lang ang single sa ating magkakaibigan, wika ni Rigo. Nalilink si Travis ngayon sa isang actress pero hindi niya alam kung ano ang tunay nilang relasyon. Knowing his friend, hindi ito makikipagrelasyon ng basta-basta sa babae dahil parang alahas ito kung gaano niya ito kabilas palitan. He's known as a heartbreaker kung kaya't alam nitong wala lang yon. Iyon nga lang ay matagal-tagal nang nalilink si Travis sa actress na ito at wala pa siyang naririnig na bagong babae maliban doon, nakita na niya ang actress at kahit siya ay aaminin niyang maganda ito. Naningkit ang mata ni Travis at saka tumingin kay Brandon na ngayon ay hindi nagsasalita. What bro? Gulat niyang wika kay Brandon na ikinakunot naman ng noo nito. Kayo na ba ni Jesse? Tanong niya, umiling naman ito at saka nagsalita. Enough with the jokes. Akala ko ba ay kailangan mo ng tulong Rigo? Bakit ako ang pinagdidiskitahan mo? Iritadong wika nito na ikinatawa na lamang ni Rigo. The airport staff gave me these pictures. I think it is enough evidence to say that Arabella did really follow Lizziana, wika ni Elton sa kanila. Ang problema lang ay kung paano papalabasin na sinundan talaga ni Arabella si Lizziana sa ibang bansa. Arabella can deny that pictures at sabihin na may business meeting ito, dagdag ni Elton sa sinabi niya na ikinatangon nilang lahat, dahil posible nga naman yun na iyon ang gamitin niyang depensa kapag nagkortehan na. Kailangan natin siya makulong sa isang sitwasyon kung saan wala siyang choice kundi umapela na walang sapat na ebidensya, dahil sa mga ebidensya na mayroon tayong lahat, wika ni Travis. Bigla namang nagring ang telepono ni Brandon kung kaya't napatingin silang tatlo rito. Sinagot iyon ni Brandon. Mukhang galing iyon sa taong pinasundan niya kay Arabella. He hired a private bodyguard to follow Arabella without her knowledge at makikita sa mukha ni Brandon na hindi niya gusto ang mga naririnig niya ngayon mula sa tawag. Maya-maya ay binaba na ni Brandon ang tawag at saka tumingin sa kanilang tatlo na may seryosong mukha bago tuluyang huminga ng malalim.
Alam ko na kung sino ang kasabwat ni Arabella ayon sa nakuha kong impormasyon mula sa taong pinasundan ko sa kanya. And we can already file him a warrant of arrest dahil matibay-tibay na ebidensya ang hawak nito. Sino? Wika ni Rigo. It was Liziana's brother, Carl. Are you okay, wife? Tanong ni Rigo sa kanya. Kadarating lang nito nang makita siya nito na tulala at tila bawala sa kanyang sarili. Tinignan siya ni Liziana at sinubukang ngumiti ng pilit sa kanyang asawa. I'm fine, hubby. Hindi alam ni Liziana kung paano sasabihin kay Rigo ang mga sinabi sa kanya ng doktor. She wanted to be honest with him, pero parang hindi niya kakayanin kapag nakita niya ang reaksyon nito. She has cervical cancer. She can deliver the baby and proceed with the treatment. Iyon ang pinagkasunduan nila ng doktor niya kanina nang magpunta ito roon at sabihin kung ano ang resulta ng test. She wants her baby to live. Gagawin niya ang lahat para mabuhay ang anak nila ni Rigo. It's a risky situation pero mas gusto niyang pasukin ang delikadong sitwasyon kesa i-give up ang anak niya. She already lost their angel and she can't give another angel. Mababaliw siya kapag ginawa niya yun. Kaya naman kahit nagigilty dahil sa pagtago ng totoo niyang kalagayan sa asawa ay ginawa niya. She has to live. Gagawin niya ang lahat para mabuhay silang dalawa ng kanyang anak habang pinagbubuntis niya ito. Ang sabi ng doktor ay depende sa pagkalat ng cancer cells ang magiging lagay ng kanyang anak. She was praying na hindi aggressive ang pagkalat nito so she could deliver her baby in a cesarean section. Iyon nga lang ay baka mahuli na ang treatment niya kung ipagpapatuloy niya ang pagbubuntis at pwede niya yun ikamatay. Sa totoo lang, nang sabihin yun sa kanya ng doktor ay parang tuluyan nang bumunaw ang mundo niya. Gusto niya lang naman sumaya pero bakit tila parang pilit na pinagkakit yun sa kanya. Noong una ay maliit ang chance niya na magkaanak at nang magkaanak naman sila ay hiwalay na sila ng asawa at ang masaklap ay nasangkot pa siya sa aksidente kung saan namatay ang kanyang anak. Hindi siya nawala ng pag-asa kahit sukong-suko na siya sa buhay. Nagpursigi siya dahil na rin sa mga taong sumusuporta sa kanya. She has incredible support system and she can't disappoint them. Kaya lumaban siya at ngayong nagkabalikan sila ng asawa niya ay umaasa siyang magiging maayos na ang lahat-lahat kahit paunti-unti. Kaya lang, dumating na naman ang panibagong pagsubok sa kanya at ito na ngayon. She has a cancer. Alam niyang hindi biro ang sakit na yun, pero ano pa bang magagawa niya? Kinakailangan niya lumaban dahil hindi na lang naman siya nag-iisa. Dalawa na sila kaya kahit gaano pa kakritikal at delikado ang sitwasyon niya, ay itutuloy niya ang pagbubuntis niya. She has faith with him. Alam niyang isa lang itong pagsubok na kinakailangan niya muling pagdaanan at lampasan, upang makamit ang kasiyahan at katahimikan na matagal na nilang inaasam. Everything will fall into their places someday. Are you sure? Tanong nito sa kanya habang naninangkit ang mga mata. Bakas na naman sa mukha nito ang pag-aalala. Tumango si Liziana sa kanya at saka ngumiti ulit. Pilapitan niya si Rigo at saka kinuha sa kanya ang coat nito. Kamusta ang lakad mo? It's fine. E ikaw? Tanong naman ni Rigo sa kanya. Muling ngumiti si Liziana ng pilit at tinignan ang asawa sa mata. The baby is fine. No need to worry, nakangiting wika ni Liziana sa kanya. Something important to tell you about your brother, Liziana. Tawag niya rito, I have. Tila nawala ang ngiti ni Liziana nang marinig nito ang kapatid sa bibig ni Rigo. They are still in bad terms right now at naiinis siya dahil hindi man lang ito humingi ng tawad sa kanya upang patawarin siya. Alam nitong hindi niya ito matitiis kapag inadmit na niya ang pagkakamali na ginawa nito sa kanilang dalawa ni Rigo. Galit lang naman siya nang masabi niya ang mga salitang huwag na itong magpapakita sa kanya. Hindi niya naman ito matitiis dahil magkapatid sila at kahit ano pang galit niya sa kapatid ay hindi niya maitatanggi na iisang dugo lang ang nanalaytay sa kanya. May nangyari bang masama sa kapatid ko? Bakit ganyan ang mukha mo mahal? Tanong niya kay Rigo. Kinakabahan siya dahil hindi niya nagugustuhan ang reaksyon nito. Sa tagal nilang nagsasama ay memorize na niya kung may sasabihin itong hindi niya rin magugustuhan at iyon ang ipinapakita niya ngayon. Siguradong hindi niya magugustuhan ang maririnig niya mula sa asawa. Hinawakan ni Rigo ang kamay ng asawa at pagkatapos ay pinaupo ito sa kama. Magkatabi sila at magkaharap, tinignan siya ni Rigo sa mata at saka huminga ng malalim.
Ayon sa police report, may kasabwat si Arabella sa pagbangga sayo. Nalaman niya kaagad ang bagay na yun dahil nagsimula na magpa-imbestiga si Rigo tungkol sa nangyari sa kanya. Nakipag-contact din siya sa kapulisan sa ibang bansa para maisigawa ang imbestigasyon ng maayos. Mabuti na lang din at naroon si Harry ngayon para umalalay sa imbestigasyon na siyang pinagpapasalamat niya yon. Nang malaman niya iyon ay wala siyang naramdaman kundi kaba sa kanyang dibdib. Maraming eksena ang pumasok sa kanyang isipan at isa na roon ang katotohanan na maaaring mapahamak ang pamilya ni Rigo dahil tiyak na madadami ang mga ito sa away nilang tatlo. Doon na realize ni Liziana na talagang nabaliw na si Arabella ng tuluyan para makuha siya nitong ipapatay para lang makuha ang gusto nito. At humanap pa ito ng kasabwat na maaaring makatulong sa kanya. Pero hindi niya pa rin alam kung ano ang kinalaman ng kapatid niya roon. I already know that. Anong kinalaman ng kapatid ko roon? Tanong ni Liziana na naguguluhan. Huminga ng malalim si Rigo. Sandali itong napatahimik kung kaya't lalo siyang kinabahan dahil parang hindi alam ng asawa kung saan siya magsisimula ng mga sasabihin niya. Pinasundan ni Brandon sa mga tao niya si Arabella. At dahil doon ay nakakuha ito ng matibay na ebidensya na nagsasabing ang kapatid mong si Carl ang kasabwat ni Arabella sa pagbangga sa iyo, Liziana. Parang nabingi si Liziana sa sinabi ng kanyang asawa sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa salitang lumabas sa kanyang bibig. Nanikip ang dibdib niya at parang may tumorak na kung anong matalas na bagay sa kanyang dibdib. Muli ay naramdaman niya ang sakit na pilit niyang ibinabaon sa limot dahil gusto na niya makamove on. Pero dahil sa mga naririnig niya ngayon at nalalaman niya ay parang lahat ng sakit na ibinaon niya sa limot ay non-embolic sa kanya. Hindi siya makapaniwala na magagawa iyon ng kapatid niya sa kanya. They are siblings. Sa lahat ng mga kilala niya ay ang kuya niyang si Carl ang pinagkakatiwalaan niya. Normal lang naman na pagkatiwalaan niya ito kahit na madalas ay magkaaway sila, dahil iba sila ng views sa buhay dahil pamilya niya. Kadugo niya. Kaya hindi niya lubos maisip na magagawa iyon ng kuya niya sa kanya. Tinignan niya si Rigo. Pinipilit niyang huwag manubig ang kanyang mga mata. Subalit tuluyan na siyang kinain ang kanyang emosyon dahil sa mga nalaman niya. Mahal, baka nagbibiro ka lang, huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi magagawa iyon ni kuya sa akin. Hindi sumagot si Rigo at ibinigay sa kanya ang mga larawan na ibinigay sa kanya ni Brandon pagkaraan ng 2 oras. Isa-isang tinignan ni Liziana ang mga larawan at halos mapaluha na lang siya dahil doon. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang sakit na nararamdaman niya. Even her own brother betrayed her. Alam nito kung gaano siya naghirap dahil sa pagkawala ng kanyang anak pero tinignan lang siya nito. At kunwari ay concerned pero ang totoo ay siya pala ang may paka na nun. Paano nito nagawang tiisin at magbulag-bulagan sa katotohanan? Sarili niyang pamangkin ang nawala dahil sa kanya. Gusto niyang umasa na isang kalokohan at kasinungalingan lang ang lahat, pero matibay na katibayan ang mga letretong ibinigay sa kanya ng asawa na kahit kailan, ay hindi man maitatanggi ng kahit na sino. Ipinapakita sa larawan na nakikipagkita ito kay Arabella. Nandoon din si Arabella sa ospital kung saan siya dinala noong ma-accident at kausap iyon ng kuya niya. May letrato din ang kuya niya kung saan kausap nito yung suspect na minsan nang humarang sa kanila sa mansion. Para siyang nanghina sa mga nakita niya. Nanginginig siya, hindi niya alam kung anong gagawin. Parang may kung anong bagay na bamara sa kanyang lalamunan na siyang ikinatulo na lang ng kanyang luha. Kahit na ilang beses niya itanggi ang bagay na yun ay hindi maipapagkaila na kasabwat nga ni Arabella ang sariling kapatid. At ang pinakadahilan kung bakit siya naaksidente at nawala ang kaisa isa niyang anak. Kahit hindi niya lubos maisip kung bakit nito nagawa ang bagay na yun, ay wala siyang maramdaman kundi puot sa kapatid niya. Ayaw niya makaramdam ng ganoon. Ayaw niya magalit dahil iisa sila ng dugo na nanalaytay sa kanilang mga ugat, pero isang kahayupan ang ginawa nito sa kanya. Hindi niya mapigilan ang namumuong galit at puot para kay Carl. Sa gusto niyang makaiwas na makaramdam ng ganoon ay gusto niyang isipin na isang panaginip lang ang mga nakita niya ngayon, pero alam niyang hindi iyon totoo. Pilit siyang sinasampal ng katotohanan na ang kaisa isa niyang kapatid ang may dahilan kung bakit siya naaksidente. Hindi lang iyon dahil niloko siya nito at ginamit upang matuluyan ang paghihiwalay nila ni Rigo para sa pansariling kagustuhan. Huminga ng malalim si Liziana at pinunasan niya ang kanyang luha.
pilit niyang tinatatagan ang sarili pagkat alam niyang walang magagawa ang pag-iyak at ang pagpapalunod sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Alam niyang kahit ano pang sisi niya sa kapatid niya ay hindi na maibabalik ang buhay ng kapatid niya na siyang totoo naman at masakit para sa kanya. Nasaan ang kapatid ko ngayon, Rigo? Hindi naming alam kung nasaan siya. Marahil nagtatago na siya ngayon dahil nakarating na sa kanya ang balitang alam muna ang lahat tungkol sa mga ginawa niya. Hindi na kaimik si Lizzie Anna sa sinabi ng asawa at tinignan lang ito ng walang emosyon. Gusto ko siyang magbayad sa mga ginawa niya, mahal, naiiyak na wika ni Lizzie Anna sa kanyang asawa. Halo-halo na ang emosyon na nararamdaman niya sa kanyang dibdib pero nangingibabaw doon ang galit at puot. Galit dahil sa ginawa nito sa kanilang mag-ina at puot dahil sa pagta-trader na ginawa ni Carl sa kanila. Hindi niya masabi kung kaya pa niyang patawarin ang kapatid niya ngayon. Malinaw sa isip niya na gusto niya ito pagbayarin dahil ito na lang ang hustisya na naiisip niya para sa kanyang anak. Bukod pa roon ay alam niyang hindi siya matatahimik hanggat hindi nagbabayad ang mga gumawa nito sa kanila, lalo na ngayong alam na niya kung sino-sino sila. Hindi siya makakapayag na mauwi na lang sa wala ang lahat. Hindi niya hahayaan na hindi managot ang mga dapat managot at kabilang na roon ang kapatid niya at si Arabella. Tumango si Rigo sa sinabi ng asawa. Naiintindihan kita, mahal, pero ayokong magpadala ka sa galit na nararamdaman mo ngayon. Ikaw na rin ang nagsabi na walang maidudulot na maganda ang galit, kung kaya't mas mainam na pagbayarin sila sa tamang paraan, mahabang litanya niya sa kanyang asawa. Ikaw ang magdedesisyon kung ano ang gusto mong gawin kay Carl. Irerespeto ko kung anuman ang desisyon mo. Pinunasan ni Rigo ang kanyang mukha dahil sa natuyong luha sa kanyang pisngi. Can you tell me what are you feeling right now, mahal? Mahina hong wika ni Rigo sa kanya, na parabang pinapakalma siya nito sa kung anuman ang nararamdaman niya ngayon sa kanyang puso. Nagagalit ako, mahina niyang wika sa asawa. Masakit dito. Turong nito sa kanyang puso, gusto ko siyang patawarin, Rigo. Pero alam kong hindi ko magagawa ang bagay na yun kung hindi siya magbabayad sa mga kasalanan na ginawa niya sa amin. Sa ating pamilya, huminga siya ng malalim. Nagsisimula na naman manubig ang magkabilang sulok ng kanyang mata at nahihirapan na huminga. Nawalan ako ng anak at dahil iyon sa kanya. Siya rin ang dahilan kung bakit naghiwalay tayo. Kung hindi dahil sa pagpupursigi niya sa akin na hiwalayan ka dahil akala ko ay totoo. Siyang may pakialam sa nararamdaman ko, hindi tayo siguro magkakahiwalay. Sinira niya tayo, sila ni Arabella. Umikit siya ng mariin at saka muling iminulat ang kanyang mga mata na siyang sinalubong ng mga malamlam na mata ni Rigo. Kaya hindi ako makakapayag na dito na lang matapos ang lahat, na mamaos niyang wika. Gusto ko sila ipakulong, Rigo. At iyon na ang desisyon ko.